Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning. Kanina pa kami nagising, nagmuni-muni kami muna dito sa tawag dito sa may kitchen. Hindi na yung mata pula. So, share ko lang sa inyo. Labahin ko yan at nag-aantay na sa akin. Hindi ako naglaba kahapon kasi walang sikat ng araw, and then tawag dito, hindi naman din makapasok ng school yung mga bata kasi silang dalawa na ni Ayman yung nagkaso eyes. Hindi lang silang dalawa, silang tatlo na, pati si RG. Si RG, isang mata niya pa lang yung red. Tapos, okay, hindi pa naman mas, as in yung pulang-pulang kay RG. Kahapon nagsimula yung kay RG. Tapos yung kay Ayman naman nung isang araw, grabe talaga. Diba nga umiyak na si Ayman nung nag-live ako nung isang araw? Kasi hindi niya kaya. Yung kay Eman, iba yung sore eyes niya. Sore eyes siya, tapos parang namaga yung mata niya dito ba? Pero nilalagyan ko pa naman siya ng kamot hanggang ngayon. Yung kay Arin naman, pagaling na yung kay Arin. So, si RG, nag-ano na rin. So, ako na. Pero hindi ko manaanoin yun na sana huwag akong dapuan. Pero madadapuan talaga tayo niya kasi nga, diba ay sa lipat-lipat yung mga ganyan. Sore eyes. Hindi pa yan. Hindi ako nakalinis kagabi. Hindi ko naligpit yung higaan. Kasi yung dalagita dito pa rin siya natulog. Yung dalagita sa kabilang kwarto natulog. Yung mga bata doon sa kabilang kwarto, doon ko pinalaro kasi mag-video ako. Sabi ko. Ayan. Nilagyan ko ulit siya ng ganito kasi madudumihan. Sayang yung sofa, madudumihan. Yun doon, lalabhan ko pa ulit yung isa. Dito na yung kuryente. Kanina walang kuryente. Kalilinisin ko na yan. So, share ko lang sa inyo. Kanina, kagabi kasi, pagkatapos ko naglinis sa labas. Magano, sa kitchen. Natulog na, pumasok na kaagad ako sa kwarto, no? Pumasok na ako agad sa kwarto kaya nakalimutan ko yung linisin. Ay, ligpitin ito. Nililigpit ko talaga to kasi pagkatanghali dito kami natutulog. And then, pagkagabi, lilipat ko to kung hindi matutulog dito yung dalagita. Kasi pag siya lang kasi mag-isa, dito siya natutulog. Pag may kasama siya, doon sila sa kabilang kwarto natutulog. Kasama niya naman din palagi dito natutulog yung nag-alaga din lang kay Arin nung bata pa si Arin, si Jano. So, dahil si Jano hindi rin dito natulog, parang mas sabi niya, doon na lang daw siya matutulog. Kaya doon siya natulog. Siya lang mag-isa. Dalawang gabi na siya doon, siya lang mag-isa dito natulog kasi siguro dahil mas gusto niyo din sa kabilang kwarto, tahimik. Kasi sa RG, pag dito ko sa living room, maririnig din talaga yung iyak ni RG. Sige, ang lakas ng iyak ni RG. And then, pakita ko sa inyo. Kagabi, kaninang madaling araw, habang nagkuha ako ng charger. Nakalimutan ko kasi yung charger ko dito. Dito kasi talaga ako nagsacharge sa may living room. Tapos pag matulog na ako pagkabi, dinadala ko yung charger doon sa kabilang kwarto, sa kwarto namin. Nakalimutan ko. Tapos ako kasi patulog ako, tapos pag iyak na RJ, magagising ako. Tapos minsan makabalik ako kaagad sa pagtulog, minsan hindi. Minsan lang talaga ako makabalik sa pagtulog ulit. Tapos magising naman, 5 or 4, magising na kami yan. E baka tulog ako ulit, mga si RJ, pag makatulog ulit, makatulog na rin ako ulit, mga 5:30, 6 minsan. Kaya, yeah. Ganun yung araw ko dito, ganun yung tulog ko dito. Tapos, napaano ako pala kahapon, napasama ako sa pinsan ng asawa ko. Napunta kami sa may palengke, napacheck up ako sa may clinic. Talagang, pinatingin ko yung ano ko dito, yung may nagsabi na ano daw, na tawag dito, ay, basta ito yung lumalabas sa akin. Pinatignan ko siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Kita eh ba? Hindi ko ano. So, ayan. Ay, nalawag tabon. Ayan.
So, kahapon pag-uwi namin sa bahay, paggabi na eh, mag-aalas 6 na siguro yun. Pero dahil dito ang aras 6, maliwanag pa. Ayan. Pag-uwi namin kahapon, nilagyan ko kaagad nung gamot. Yung binigay lang sa akin is yung cream na gamot. Kaya ang ginawa ko, pag-uwi namin kahapon, nilagyan ko kaagad ng cream ng gamot bago ako nagluto. Binilisan ko talaga yung pagluto, no? Nag-dry naman siya, naging okay siya, hindi na siya makate. Tapos, kagabi, pagtulog ko rin kagabi, nilagyan ko rin ulit. So, okay na siya. Medyo okay na siya. Palang tuyo na talaga siya. Oh, sana gumaling na to. Feeling ko naman gagaling naman siya kasi isa-isang pahid ko nga lang, nag-ano na siya, nag-dry na siya kaagad. Hindi naman siya kumalat sa katawan ko. Ito lang naman. Kasi nga, di ba nga, palagi na-straight nga ako doon sa damuhan. Hindi ko namalaya na basta nakatina lang yung katawan ko, yung ganun. Pero dito lang na side na to. First time ko din nagkaganito dito. First time ko lang kasi ang kadalasan na pag summer, nag-ano lang kami dito, bungang araw. Lalo na yung kay RG, nung nagbuntis ako kay RG, grabe yung buong katawan ko, nagbungang araw. So, yun nga, balik tayo. Kanina madaling araw, nakuha ako ng charger. Mga alauna or medya or alas dos ba yun? Nasa mga ganung oras. Tapos, dito kasi hindi pinatay nung dalagita yung ilaw. Yung ano lang yung tawag dito o yung solar yung binuksan niya. So, sinabihan ko rin naman siya na solar buksan niya, baka natakot siyang lumabas pag mabunta sa CR ba. So, pag solar, ino-open yan. Pag siya lang mag-isa, pag silang dalawa dito natutulog, talagang ino-off ko talaga yan. Pati yung ilaw dito, pati yung ilaw sa kitchen, lahat ino-off ko yan. Isa lang yung binubuksan ko na ilaw sa labas, yung sa CR. Tsaka pag yun sa CR, hindi naman masyadong makuha dito, maliwanag dito sa may kitchen. Yun sa CR talaga, iniiwanan ko talaga yung open. Kasi, ang tawag dito eh, ayaw kong iwanan na may walang ilaw, yung ganun ba? Tapos yun sa kwarto namin, simula nga yung pagsabi ninyo na wag magbukas ng ilaw sa may kwarto, kaya hindi na ako nabubukas ng ilaw sa may kwarto. Pag umiiyak si RJ, cellphone ko yung ginagamit kong pang ilaw. So, yun nga. Pagkuha ko ng charger kaninang madaling araw, tinignan ko yung ano, kasi nagtaka ako sa bintana. Ayan na. Sa bintana, kasi naka-close yan eh. Pero bakit ang laki ng hila ng bintana? Napatingin talaga ako yun na nagtutok dyan kung sa Bisaya pa nagtutok, gitutukan dyan ako kung naabay, di mo kung maklaro. Di mo na Bisaya na ako. Hindi kasi makikita kung sino man yung tao sa labas, yung ganun. Kaya pala nung, kasi matagal kami natulog kagabi ni Arin, ng mga bata, kasi nga nakatulog sila tanghali. May kumabog kasi, may kumabog. Pero yung dalagit andun na sa may kwarto sa kabila, nag-ano na siya siguro, nagsiselpon siya yung ganun. So, yun nga. Hindi ko pinansin na kasi akala ko yung dalagita lang nag-open ng pinto. So, hindi ko na-expect nung paglabas ko, nakita ko yung bintana na kaganyan na ang laki ng open. Pakita ko nga sa inyo, sumakit na naman yung ulo ko. Ayan. Sobrang laki ng lumaki yung kanga niya. Kasi dapat, dito nakatali, kasi tinatali ko talaga yan dito. O yan, dapat nakaganyan yan eh. Hindi ganyan talagang close talaga siya. Pero, di ko alam kung sinong humila sa labas. Para lang gustong may makita dito sa loob. So, hindi ko in-expect na nagaganito. Kasi kahapon dito rin naman natulog yung dalagita. Hindi naman, wala naman. Pero ngayon, kaganyan na. Hindi ko alam kung sino na naman yung naninilip dito sa labas na to. So, sabi ko, dun ko na talaga napatunayan. Talagang may naninilip talaga. Talagang may nagmamasid talaga dito sa amin. So, buti na lang yung dalagita dito ko pinapatulog. Pero kahit dito pa rin natutulog yung dalagita, hindi pa rin ako kampante. Kasi natatakot ako na baka once na pag may gabi na may mga ngatok, i-open niya. Kada tulog namin yan, sinasabihan ko talaga siya. Once na sinong magkatok ng pintuan, wag kang magbubukas ng pinto. Sabi ko sa kanya. So, sabi niya naman, oo. So, alam mo naman dito yung mga dalagita. Kahit sinasabihan ko, minsan dumarating din sila sa punto na nag-oo nga pero binubuksan pa rin nila yung ganun ba.
Pero hindi ba naman yun nangyari, like, pag nag-advise ako sa kanila, like, pang mag-school ba, mag-aral kayo, yung ganyan, nakikinig sila, yes, pero dumarating talaga din sila sa punto na ayaw nilang pumasok. Pag once hindi papasok yung isa, ayaw na rin nilang pumasok. Kasi the time nung nagsinag-nag, ano ako na, yung na-dismaya talaga ako dun sa mga bata na yun, na sinabihan ko sila na, yun nga, mag-aral na mabuti kasi yun lang yung, ano, yun lang yung paraan na para paglaki natin, makakahanap tayo ng magandang trabaho. Kasi mas mabuti talaga pag may maganda kang pinag-aralan para maganda yung magiging trabaho mo. Sabi ko sa kanila, talagang pinaano ko sa kanila. Makinig naman sila, pero yun nga. Dahil pagka ano nun, sumakit daw yung nagtanong ako sa tatay nung isang dalagita, kung bakit hindi pumasok yung dalagita, sabi niya, masakit daw yung kama, yung paa niya. Tapos ito naman si Jano, sabi niya, masakit daw yung tiyan niya, kaya ayaw niya rin pumasok. And then yung itong dalagita na natutulog sa amin ngayon, si yung nagbabantay kay RG, sabi niya rin naman, ayaw niya pumasok kasi siya lang daw mag-isa, kaya ayaw niya pumasok. Parang ano lang din naman niya, parang alam ko rin yung feeling na, pag yung kaklase mo, or yung kaibigan mo, or yung kapitbahay natin, like mga barkada natin ba, lalo na kapag kapamilya natin sa Pilipinas dati, kapag hindi pumasok yung pinsan mo, or yung ate mo, yung ganon, eh, hindi ka rin papasok. May meron din ganon sa Pilipinas, pero hindi lahat ha. So dito, ganon sila dito. So yun, sino kanya yung nag-yoyo sa labas? Ipakita ko sa inyo sa labas. Okay lang, mamaya na ako magluto kasi hindi naman pumasok sa school yung mga bata eh. Nag-yoyo si nanay sa kabilang bahay. Uy, ang laki na ng butas dito ah. Nakimaritis ako. Nagiginig ako sa sinabi ni nanay. Ano sinabi ni nanay? Pinagalitan niya yung apo niya kasi yung apo niya palagi natutulog sa ibang bahay. Tinan yung kalabasa ko, dumating na siya dito. Uy, laki na ng mais. Ayan, dito kasi, diba, bilis doon tumaas ng damo. Dati, doon wala ng damo, diba? Pero bilis tumaas ng damo. Ayan, oh, may damo na naman ulit. Dito. Dito naman kasi, diba nga, tinali ko yung kambing. So, yun. Kailangan na naman itali yung kambing dito ulit. Hindi na kasi ako nagtingin ng kambing eh, kasi pinahinga ko yung kamay ko. At saka, ayokong muna umano sa bukid, sa pagtatanim-tanim. Pahinga lang muna tayo, pero medyo okay naman na siya. So, ayan, kaganina, ganyan yan. O, ganyan lang pala talaga yung ano niya eh. Ganyan lang kaya yung open. Hindi siya kayang i-open ng paano, ng palakas. Ano tawag dito? Eh, hindi mo siya kayang i-open ng pool. Kaya once ganyan eh, kahit i-pool mo man siya, ganyanin mo siya. Ganyan, hanggang ganyan lang yung laki niya, tapos babalik siya ulit. Oh, ganyan. Diba? Kasi nakatali siya sa loob eh. So, hindi ko alam. Ganyan kasi talaga yun dapat eh. Oh. Pero hindi ko alam kung sinong nanilip yun nga. So, tignan natin dito sa loob. Kabila. Dito naman sa loob ng ano, sa bintana ng kwarto namin. Hindi na makita kasi dito nga outing. Wala namang damo na dito. Kaya once na may manilip dyan,
Hindi mo na makita yung bakas ng paa. Kasi wala ng damo. Pero okay lang yan kasi nung nalaman ko na may nagsisilip pala dyan, tinatakpan ko na yung... Pero dati pa naman na, kahit hindi ko pa na alam na may nag, dyan. Nagtatakip ako ng bintana dati, pero yung side lang dito sa higaan namin, yung sa side doon, hindi ko tinatakpan. Pero nung nalaman ko na, na may naninilip pala dito, tinatakpan ko na talaga siya. Tsaka, dahil doon tinatakpan ko siguro, kaya lumipit. Naputol tayo dahil nawala yung space yung aking cellphone. Dito pa rin tayo sa likod. So yun nga, dahil hindi na siya makasilip doon sa bintana namin, eh dito siguro siya lumipat. At saka yung dito, hindi ko na kasi tinatakpan ng ng tela sa loob. Kaya makikita talaga, kaya kapag once buksan niya, makakasilip siya, pero hindi yung hindi yung talagang nasilipan niya talaga lahat ba yung ganun. Pero gusto ko malaman kung sino talaga yung nagtitingin-tingin dito, nagmamasid dito sa amin. Saka tingnan niyo ba naman yung mais. Sa mais na yan, wala akong kalahati. Napakaliit ko. Wala ako sa kalahati ng puno ng mais ba? Kumbaga, di ba nga kung kailan sinukot ko? Wala ako sa kalahati ng mais. Kaya natatabunan tayo dito ng mga mais. Tingnan niyo ba naman, oh. Hanggang saan yung mais. Lalo na yung ito dito. Hmm. Wala talaga ako sa kalahati. Ang laki na ng mais, oh. Ilang buwan na lang harvest na yan. Yung nanay sa kabila, nagyaw-yaw kay yung apo niya kasi kahit saan nagtutulog. Hindi naman sa kahit saan. Basta yung pagkakaalam ko lang kasi dito siya palagi natutulog sa bahay ng kapitbahay sa bahay ni Jano. Kasi si Jano is kaibigan niya naman kaya dito siya natutulog. May umabot din sa punto na pag si Jano dito matulog sa bahay namin at saka yung isang dalagita talaga yung nagbabantay kay RJ, talagang yun ay aasahan ko na dito yan matutulog. Pero once pag dumating yung nanay niya, hindi ko yan inaasahan kasi syempre nagagalit yung nanay niya, 'di ba? Kaya minsan pag natutulog dito yan si Jano, sumasama na lang din yung dalagita. Kaya yung lola nagyaw-yaw. Yung iba naintindihan ko yung sinasabi niya, pero yung iba hindi ko naintindihan na. Lalo na kapag mabilis sila magsalita, hindi ko maintindihan. May nanggapas pala doon, no? Yung maisa tinaniman ng menan ko, yung sa side na yun, yung banda sa... Yun. Ay, hindi, yun. Yun. Yun yung binang ko naman nagtatanim nun simula pa dati. Dati, hindi sila nagagapas dyan. Pero ngayon, iba-iba talaga yung... Hindi mo talaga malaman yung taon, no? Pero ngayong taon na to, sila nagagapas dyan palagi. Yung unang gapas nila, yun nga tinanong... Yung unang gapas nila, tinanong ako ng binang kung sino doon nagagapas yan. Sabi ko yung may-ari ng lupa. Hindi yung may-ari, yung pinagban... Yung pinag... Ito dito, eh. Yung pinagbilinan ng lupa. Kasi yung lupa na to, pinagbilin doon sa uncle na yung bahay doon. Hindi mo na makikita kasi tignan mo naman yung mais. Pinagbili niya doon. Tapos, ito namang denan ko, nakikitanim sila. Pagkadating sa harbisan, hati sila sa harvest. Nung last year, hindi naman sila nagapas ng damo, pero ngayon, sila na yung nanguha ng damo. Tapos yung that time na nagtanong yung banan ko sa akin, hindi na siya makarya kasi hindi rin naman yan sa kanya yung lupa. Nakitanim lang din naman siya. Marami dito nagbibigay na magpapatanim. Pwede ka matanim lalo na kapag kapalay, matatanim, magpapatanim ka tapos kada taon yung bayad dito. Like sa amin, sabihan ko, nagbabayad siya ng, kada taon nagbabayad siya ng 8,000. Or hindi ko alam, or ngayon, basta yung alam ko dati, 8,000 yung binabayaran niya. Pero yung ngayon, hindi ko alam kung tumaas ba or bumaba ba yun. Pero same lang naman siguro. Pero yun nga, magastos din sa palayan. Uy, magtatanim ka ng palay. Magastos din. Kung okay lang sana, kung like ka ako, pag andito yung asawa ko, mag-arkila kami, okay lang kasi yung asawa ko masipag pagdating sa palayan, pagtanim ng palay.
O, pag taniman ng palay, doon talaga yung nakatambay yung asawa ko sa palayan. O, pero pag yung asawa mo, hindi maasikaso sa palayan, sayang lang yung pagbabayad mo doon. Tsaka kailangan talagang paggalingan yung pagtanim kasi para pag-harvest, marami kang maaani. Pag magpapatanim ka sa palayan, daming gastos. Kapag ikaw lang mag-isa, magbabayad ka. Kailangan magbayad ka. Magbayad ka naman talaga ng trabahador, no? Tapos, pagtaniman, pag-ani, magbabayad ka na nga, magpapakain ka pa. Yun, ganun dito. So, ako, wala naman akong pakialam. Hindi naman ako ng gano'n. Sabi ko, wala akong pakialam sa maisan, wala akong pakialam sa palayan. Bili na lang ako kung gusto kong kumain. Like, gusto namin kumain ng mais, bili na lang ako. So, dito na lang po. Mauna pa yung harvesting yung sa likod ng bahay namin. Yung mais dito, tingnan mo naman, ang liit-liit pa. Paano na lang kaya kapag lumaki na to, halos puno na talaga kami ng mais. Dito na lang yung, ito na lang na side nito ang makikita talaga yung bahay namin. Once na may papasok dito na tao or papunta doon kinaanti, mapakikita yung tao. Pero once dito sa likod, hindi mo makikita. Day, ayan. Gawalis ako dito, mamaya. Kahit anong ilang walis mo dyan, kailangan may ano talaga, may malalaglag talaga kasi may puno dyan sa taas. So, yun nga. Habol ko pa sa inyo. Nagpa-check ako kahapon, diba? Nagbumili ako. Pina-check ako yung kamay ko. Binigyan ako ng cream. And then, nagpa-ano na rin ako. Nagpa-BP na rin ako. Nagpa-BP ako. Low blood ako. Sabi niya sa akin. Nagano ako. Kaya pala mananakit yung... Siguro, may nagsabi din sa akin na same lang din. May nakita akong comment na same lang din yung ano. Ay, yun tama ba ako? Hindi, nag-message pala sa akin si Sisi. Sabi niya sa akin na same lang yung tawag dito nararamdaman pag low blood ka and then or mataas yung dugo mo yung ganun. Masakit yung ulo, masakit yung batok, tapos nahihilo. Ako kasi diba nung that time na nag-live ako, masakit yung, medyo, hindi siya masakit as in, medyo masakit siya yung ulo ko and then, nahihilo ako. Hilo talaga ako nung grabe yung nag-live ako. First time yung nangyari sa akin na yung hilong, parang mahilo talaga ako na parang babagsak ako yung ganun ba. Pero gumagalaw-galaw pa rin kasi nga ako, diba, nagluluto pa nga ako dun that time. So, yun nga, buti na lang talaga nagpa-ano, hindi ko nanano kasi gusto kong malaman na, bakit nahihilo ako, yung gano'n. Kasi nag-worry din ako, oy. Pero in-expect ko na talaga na parang low blood ako, yung gano'n. Kasi gano'n naman talaga yung palagi, yung pag nagpapacheck up ako, talaga na inaasahan ko na low blood ako. Hindi ko inaasahan na like, mataas yung dugo ko. Pero may nagsabi sa akin na same lang din naman daw yung nararamdaman nun. So, yun nga. Hanggang dito na lang po. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip. Thank you so much po. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.